Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Napapansin ko po na kakaunti ang nanonood ng Papa Dudut Vlogs. Sana po ay suportahan niyo din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Ang link po niyan ay makikita niyo sa ilalim na bahagi ng video na ito. Hanapin din po ang Renz Marion para matuto sa usaping medikal. Sa ating episode ngayong araw na ito mga ka-online, kung ano ang inutang ay siya rin ang dapat na kabayaran. Ang kasabihan na yan ay madalas nating naririnig noon pa man. Aminin man natin o hindi, ugali na ng iba sa atin ang mangutang. Iba't iba ang dahilan kung bakit nangungutang ang isang tao. Maaring walang-wala siya o gipit. May hindi inaasahang pagkakagastusan at merong umuutang naman para sa luho. Ang perang inutang ay nararapat lamang pong bayaran. Ngunit paano kung ikaw ay malubog ng husto sa utang at hindi na pera ang hinihinging kabayaran ng taong iyong pinagkakautangan? Ibibigay mo ba ang gusto niya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Hayaan mong itago ko ang totoo kong pagkakakilanlan sa pangalan na Eva. 29 years old, isa po akong may bahay. Meron akong dalawang anak. Isang lalaki at isang babae. Sasabihin ko na kaagad na mahirap ang buhay na meron ako. Ngunit sa kabila ng mga hirap at mga pagsubok ay pilit akong nagpapakatatag para sa aking mga anak. Meron po akong ka-live-in partner na itatago ko sa pangalan na Gian. Matagal na kaming magkakilala ni Gian dahil nakatira kami sa iisang barangay. Halos araw-araw ko siyang nakikita dahil may malapit na sabungan sa bahay namin. Palagi siyang isinasama ng tatay niyang sabungero doon. Alam namin ang pangalan ng isa't isa pero hindi kami nag-uusap o magkaibigan. Ang totoo niya ay wala akong interes sa kanya kasi nga ay sanay na ako sa pagmumukha niya. Wala ring siyang gusto sa akin. Kaya lang ay iba talaga kumilos ang tadhana Papa Dudut. Minsan ay kung sino pa ang taong hindi mo inaasahan ay siya palang nakalaan para sa'yo. Dalaga na ako noong nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa aming lugar. Sobrang lakas ng hangin at ang taas ng baha. Maraming bahay ang nasira at lumubog sa tubig. Isang bahay namin sa sinira ng bagyong yon. Ginawang evacuation center ang isang public school at habang itinatayo ulit, ang aming bahay ay doon muna kami nanatili ng aking buong pamilya. May mga nagpupunta sa lugar namin para mamigay ng relief goods. Minsan ay medyo nagkaroon ng gulo nang mamigay ng relief goods ang isang kilalang TV station. Nagkagawan at may mga taong kumuha ng sobra-sobra sa kanilang kailangan. Hindi po ako nakakuha, talagang napaiyak ako kasi wala na kaming pagkain para sa araw na yon. Habang naglalakad ako pabalik sa classroom kung saan kami pansamantalang nakikisilong, ay may tumawag ng pangalan ko. Si Gian pala yon. Nakita niya raw na hindi ako nakakuha. Tatlong pack ng relief goods ang kinuha niya at ibinigay niya sa akin yung isa. Isa pala siya sa mga kumuha ng higit pa sa isa kaya marami ang nawalan kaya nagkagulo. Sinabi ko na mali ang nanglalamang ng kapwa. Ang sagot ni Gian ay kung hindi raw ako marunong manlamang ay ako ang kawawa sa huli. Ako raw ang palaging mawawalan. Ilang araw din kaming tumuloy sa school bago kami nakalipat muli sa aming bahay. Namigay ng materyales ang local government sa aming lugar kaya kahit papaano ay nakapagsimula na muli kami. Simula nang bigyan ako ni Gia ng relief goods na dinekwat niya ay palagi na kaming nagingitian sa tuwing kami ay nagkakasalubong sa daanan. Nagbabatian na rin kami. Hanggang sa sumali siya sa paligan ng basketball at nagulat ako nang sabihin niya na gusto nila akong kunin bilang muse. Siyempre pumayag ako kasi hilig ko rin talagang sumali sa mga pangbarangay na beauty pageant dahil sa premyo. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko.
pero may ilan na nagsasabi na pang beauty queen daw ang aking ganda. Dagdag pa na slim ang katawan ko at morena ang aking balat, Pinay beauty raw, sabi ng iba. Hindi nanalo ang team ni Najian pero nagkaroon pa rin sila ng kasiyahan sa bahay ng kanilang coach. Hindi sana ako sasama pero pinilit ako ni Gian. Ang akala ko ay kakain lamang pero nang maglabas ng alak ay nagsabi na ako na uuwi na. Nagpresenta si Gian na ihatid ako sa bahay at dahil medyo malayo ang bahay ni coach ay pumayag ako. Sa daanan ay inamin sa akin ni Gian na may gusto siya sa akin at nais niya na maging magkasintahan kaming dalawa. Nang panahon na yon ay crush ko na rin si Gian, Papa Dudut. Walang ligawan na nangyari sa amin bago ako maihatid ni Gian sa bahay ay kami na. Ayaw pa sana akong magkaroon ng boyfriend ng mga magulang ko dahil gusto nila na sumali ako sa malalaking beauty pageant. Pero wala na silang nagawa dahil mahal na mahal ko na si Gian. Ayaw din kasi ni Gian na sumasali ako sa mga pageant kasi iba raw ang tingin sa akin ng mga lalaki. Minsan na kasi niya akong napanood nang sumali ako sa beauty pageant sa isang barangay. 25 years old ako nang mabuntis ako ni Gian. Takot na takot ako kasi alam ko na magagalit ang tatay at ang nanay ko sa akin. Nagtatrabaho na ako noon at dahil sa ako ang panganay ay ako ang inaasahan nila na tutulong sa mga panggasto sa bahay. High school graduate lang pala ako, Papa Dudut. Si Gian ay ganun din. Kagaya ko ay hindi rin mayaman ang pamilya nila. Parehas kaming hindi handa ni Gian sa pagbubuntis ko pero dahil nandoon na yon, ay magkasama naming hinarap ang bagay na yon. Una kaming nagsabi sa magulang ni Gian, medyo okay sa kanila. Nang sa pamilya ko na kami nagsabi ay nakatikim ako ng sampalad sa bunod sa nanay ko. Nasuntok naman ni tatay si Gian pero nang humupa na ang emosyon nila ay sinabi nila na dapat ay panagutan ako ni Gian. Nangako si Gian sa magulang ko na hindi ako pababayaan at magiging responsableng ama siya sa mga magiging anak namin. Nang manganak ako sa unang anak namin ni Gian ay doon na kami nakatira sa kanila. Isang taon na ang first baby namin nang kausapin ako ni Gian tungkol sa isang trabaho na inaalok sa kanya ng kakilala niya sa Maynila. Magiging casino dealer daw siya, medyo maayos ang sahod kaya gusto niya na mag-apply. Pero kailangan niyang umalis at manirahan sa Maynila. Hindi naman ako pumayag. Ayoko magkalayo kami, Papa Dudut, lalo na at medyo mainit ang dugo sa akin ng nanay niya. Baka api-apihin ako kapag nasa malayo na si Gian. Gusto talaga ni Gian ang trabahong yon, Papa Dudut, kaya para payagan ko siya ay sinabi niya na sumama na lamang ako sa kanya sa Maynila. Wala namang pagdadalawang isip akong pumayag kasi gusto ko rin na makapunta noon. Imbes na si Gian lang ang aalis ay kasama na rin kami ng anak namin. Umupa kami ng isang studio type apartment na isang sakay ng jeep ang layo sa kasino kung saan siya magtatrabaho. Naging mabilis ang pagpasok niya doon dahil tinulungan siya ng kakilala niya. Kahit medyo malaki ang cost of living sa Maynila kumpara sa lugar na aming pinanggalingan, ay nakasurvive pa rin kami sa araw-araw. Sapat na kasi ang sahod ni Gian at nakapagpapadala pa siya sa kanila kapag may sobra. Naging okay ang buhay namin sa Maynila, Papa Dudut. Hindi na rin ako naging ignorante sa mga bagay at lugar na meron sa syudad at wala sa aming probinsya. Sa pagtatrabaho ni Gian sa kasino ay nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Ang iba ay mayayaman nilang customer. Nang binyaga ng anak namin ay ipinakilala niya ang isa sa mga kinuha niyang ninong. Si Kramer na kung tawagin ay si Sir Kramer. 45 years old na si Kramer nang ipakilala sa akin ni Gian. Palagi raw yung nasa kasino kaya naging magkaibigan na sila. Mabait daw si Kramer sa kanya at palagi siyang may tip mula dito. Kay Gian ko nalaman na byudo na si Kramer. Namatay daw ang asawa nito sa isang aksidente na hindi ko na inalam. Ang mga anak ay may kanya-kanya ng buhay kaya kung tutuusin ay mag-isa na lamang ito sa buhay kahit medyo bata pa ito. Ang sabi pa ni Gian ay mayaman si Kramer at marami itong negosyo at meron pa itong farm.
Maging ako ay naging magaan ang loob ko kay Kramer kahit na hindi ko pa siya lubos na kakilala. Siguro ay dahil sa mabait siyang tignan, yung parang hindi gagawa ng masama, Papa Dudut. Alam mo Eva, ang swerte na magiging girlfriend o kaya ay asawa ni Kramer. Biruin mo ha, sobrang yaman ni Sir. Hindi na siya magugutom hanggang sa malagutan ng hininga. Ang sabi sa akin ni Gian habang kumakain kami ng hapunan. Wala palang nobya si Sir Kramer? Hindi halata ha. May itsura kasi siya. Saka ang yaman nun. Panigurado na babae nang lalapit sa kanya. Tugon ko naman. Pihikan yata yun. Saka sabi niya ay nakikipag-date naman siya pero hanggang dun lang. Wala yatang balak na mag-asawa ulit. Patikim-tikim lang ng iba't ibang babae. Ganun naman yata kapag mayaman. Sambit pa ni Gian. Grabe ka sa mayayaman. Hindi naman siguro lahat. Saka mukhang mabait naman si Sir Kramer, ang turan ko. Basta, iba talaga si Sir Kramer. Sa lahat ng mayaman na nakilala ko, siyang pinakamabait at galante. Pagmamalaki pa ni Gian. Kahit ako ay naisip na maswerte talaga ang babaeng mamahalin ni Kramer. Naisip ko pa nga noon na paano kaya kung wala sa buhay ko si Gian tapos ay wala akong anak. Paano kaya kung nagkakilala kami ni Kramer at nagustuhan niya ako? Siyempre hindi na ako magpapakipot pa. Kapag naging kami na ni Kramer ay aayain ko na kaagad siya ng kasal para secured na ang future ko. Pero ang imahinasyon na yon ay tinawanan ko lamang kasi sobrang imposibleng mangyari. Una, alam ko na hindi ako ang tipong babae ni Kramer. Ang gusto siguro noon ay yung may mga high class at social. Saka hindi ko pa rin ipagpapalit si Gian at anak namin para sa ibang lalaki kahit sobrang yaman pa. Hindi mababayaran ng pera ang kasiyahan ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Kontento na ako sa naibibigay ni Gian na buhay sa akin at sa anak namin. Makalipas nga ang 2 taon ng paninirahan sa Maynila ay nasundan ang panganay namin ni Gian. Sa pagkakataon na yon ay hindi na ako takot na ipaalam sa pamilya ko ang aking pagbubuntis. Alam ko kasi na hindi na sila magagalit sa akin. Hindi na naging problema ang pera ng mga anak ko. Ilang buwan lamang ay napabinyagan na namin kaagad ni Gian ang second baby namin dahil meron kaming ipon noon. Patuloy pa rin kami sa pangungupahan sa apartment ng panahon na yon. Lumipat na nga kami sa medyo malaki yung may isang kwarto na. Hindi namin naisipan na kumuha ng bahay kahit rent to own dahil ang balak talaga namin ni Gian ay babalik kami sa probinsya kapag meron na kaming sapat na ipon sa pagpapatayo ng bahay at maliit na negosyo. Wala talaga kaming balak na manirahan habang buhay sa Maynila. Kagaya sa una naming anak ay ninong ulit si Kramer ng pangalawa naming anak ni Gian. Tuwang-tuwa siya kasi hindi raw siya nakakalimutan ni Gian. At kahit daw umabot ng 10 ang anak namin ni Gian ay handa pa rin siyang maging ninong ng lahat ng anak namin. Medyo nagkakausap na rin kami ni Kramer noon at minsan kasi ay nagiinom sila ni Gian sa apartment. Doon ko nakita ang pagiging down to earth ni Kramer sa kabila ng mataas na estado ng buhay niya. Pwedeng-pwede kasi na mag-inom siya sa mamahaling bar. Pero pinipili pa rin niyang mag-inom sa apartment namin kasama si Gian. Natatandaan ko. Matapos ang binyagan ay nilapitan ako ni Kramer. Inabutan niya ako ng 10,000 pesos. Pakimkim daw niya. Nagulat ako kasi para sa akin ay masyadong malaki yun. Sabi niya ay ganun daw talaga siya. Kahit daw sa una naming anak ay ganun din ang inabot niya kay Gian. Hindi yon sinabi ni Gian sa akin kaya nabigla ako sa 10,000 pakimkim ni Kramer. Aniya pa, ganun talaga siya kapag nagustuhan niya ang isang tao. Nagiging mapagbigay siya. Labis ang pasasalamat ko kay Kramer at malaking bagay para sa akin ang perang yon na pandagdag sa ipon namin para makauwi na kami sa probinsya. Noon ay inakala ko na simpleng pagkakaibigan lamang ang namamagitan kina Gian at Kramer. Pero nang narinig ko minsan na nagiinuman sila at pinapayuhan ni Kramer si Gian, pagdating sa paghawak ng pera ay doon ko nakita kung gaano kalalim ang samahan nilang dalawa. May mga inoffer pa si Kramer kung saan ay pwede mag-invest ng pera ang boyfriend ko. Nauwi din ang pag-uusap nila sa personal na buhay.
Tinanong ni Kramer si Gian kung bakit hindi pa kami nagpapakasal gayong dalawa na ang anak namin. Ang sabi ni Gian ay wala pa kaming pera. Ang sabi naman ni Kramer ay para sa kanya ay hindi importante ang kasal as long as masaya ang dalawang tao at nagmamahalan sila. Nakuha ko ang punto ni Kramer sa opinion niya sa kasal pero para sa akin ay iba pa rin kapag kasal kayo ng karelasyon mo. Simula nang maging ninong si Kramer sa second baby ko ay napansin kong madalas na siya sa bahay. Halos every week ay nakikita ko siya. Palagi siyang may dalang laruan para sa mga inaanak niya. Ako na nga ang nahihiya kasi sobrang spoiled na ang mga anak ko pagdating kay Kramer. Pare, baka pwedeng huwag ka na magdala ng laruan sa tuwing nagpupunta ka rito. Baka kasi masanay yung dalawang bata. Alam mo na, hindi namin afford kapag nasanay. Ang sabi ko pa kay Kramer na sinabayan ko ng tawa para hindi siya ma-offend. Hayaan mo na ako, Mare. Natutuwa lang ako sa mga bata. Malaki na kasi ang mga anak ko tapos hindi ko pa nakakasama. Nami-miss ko lang sila ng mga bata pa sila at madaling makaka-appreciate ng mga simpleng laruan. Ang nakangiting sagot pa ni Kramer. Hinayaan ko na lamang si Kramer nang malaman ko ang dahilan niya. Mag-isa na nga pala siya sa buhay niya at kung ang pagiging mapagbigay sa mga anak ko ang paraan niya para makabawa sa lungkot ay hindi ko na yon ipagdadamod pa. Isang araw ay nagpunta bigla si Kramer sa apartment at ayain daw niya sana si Gian na samahan siya sa lakad niya para sa araw na yon. Kaya lang ay wala si Gian ng araw na yon dahil merong pinuntahan. Ang akala ko ay aalis na siya dahil wala ang boyfriend ko. Pero nakipaglaro pa siya sa panganay kong anak. Hindi ko alam kung bakit na-bother ako sa hindi pag-alis ni Kramer kahit nalaman na niyang wala si Gian. Saka sabi niya ay meron siyang lakad pero may oras pa siya na makipaglaro sa anak ko. Inoffer ko sa kanya ang ginawa kong graham cake. Nagbabala kasi ako na magbenta noon pandagdag sa pumapasok na pera sa amin. Habang kumukuha ako sa ref ay nagulat ako nang malaman na sumunod pa na si Kramer sa akin. Nakatitig siya sa akin ng matagal at medyo namumungay pa ang kanyang mga mata kaya medyo hindi ako naging komportable. Dito mo na ba kakainin tong graham cake? Kailangan ko ang honest review mo ha, kung masarap o hindi, sabi ko sabay ngiti. Alam mo ba kung gaano kaswerte si Gian sa'yo, Eva? Maganda, mabait at masarap magluto. Bihira na ang babaeng kagaya mo. Karamihan sa mga nakikilala ko ay puro pagpapaganda ang alam. Ang turan pa ni Kramer. Salamat. Swerte rin naman ako sa boyfriend ko, mabait siya at responsable, ang wika ko. Kinabahan ako nang lumapit si Kramer sa akin, Papa Dudut. Kinuha niya ang hawak kong platito na may graham cake at nilapag niya yon sa tabi ng lababo. May gusto raw siyang sabihin sa akin pero huwag akong magagalit. Bibigyan niya ako ng pera kahit gaano kalaki ang gusto ko. Ang kapalit ay makipagtalig ako sa kanya ng isang gabi. Gusto lang daw niyang ma-experience ang na-experience ni Gian sa akin sa tuwing kami ay nagsisiping. Hindi ko inaasahan ang ganong salita mula kay Kramer dahil isang mabuting tao ang tingin ko sa kanya. Nabastusan ako sa mga sinabi niya kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili na pagtaasan siya ng boses. Sinabi ko na huwag na siyang magpapakita sa akin at kalimutan na niya ang pagiging ninong niya sa aking mga anak. Hindi ko kailanman kailangan ng ganong klase ng kumpare na ang tingin sa kagaya ko ay kayang bilhin ng pera. Maging kaibigan na lang siya kay Gian pero ayoko nang lalapitan pa niya ako. Humingi naman siya ng tawad sa akin, Papa Dudut. At ang sabi pa niya ay talagang nagagandahan siya sa akin. Pero hindi ko na kayang tanggapin ang sorry niya dahil sobra akong nainsulto, Papa Dudut. Simula ng araw na yon ay hindi na ulit tumungtong sa apartment namin si Kramer. Hindi ako nang hinayang kahit na hindi na siya nagbigay ng laruan sa aking mga anak. Ayoko magkaroon ng bastos na ninong ang mga anak ko. Wala rin akong pakialam kahit ubod siya ng yaman, aanhin ko naman ang maraming pera kung bastos kang tao. Hindi ko na sinabi pa kay Gia nang nangyari sa pagitan namin ni Kramer. Kahit papaano ay ayokong masira ang friendship nilang dalawa. Yun nga lang, nagtaka si Gian kung bakit hindi na nagpupunta sa amin ang mayaman niyang kaibigan. Kapag nga raw inaaya niyang mag-inom sa apartment ay palaging tumatanggi o kaya ay siya na lamang ang inaaya na mag-inom sa kung saang lugar. Minsan na rin daw itong nagpupunta sa kasino.
Kung malalaman lang siguro ni Gia nang sinabi ni Kramer sa akin ay baka magalit ito sa taong yon, Papa Dudut. Early 2019 ang matanggal si Gian sa kasino. Napagbintangan kasi siya na nagnakaw ng pera. Naniwala ko sa boyfriend ko nang sabihin niya na hindi niya yon nagawa. Mas gugustuhin daw niya na mangutang kung wala siyang pera kesa sa magnakaw. Pinapili si Gian ang may-ari ng kasino kung kakasuhan ito o ibabalik ni Gian ang perang nawawala. Kahit na inosente siya sa akusasyon ay pinili na lamang niya na ibalik ang pera. Nagalaw namin ang lahat ng iniipon namin para sa pagbabalik namin sa aming probinsya. Umutang pa siya kay Kramer para pandagdag. Malaki nga ang pasasalamat ni Gian kay Kramer dahil hindi ito nahirapan na manghiram sa kaibigan niyang yon. Sabi pa raw ni Kramer ay wala yung tubo at kahit kailan namin pwedeng bayaran. Naibalik ni Gian ang pera. Naalis siya sa kasino at naghanap siya ng ibang trabaho at natanggap siya sa isang call center company. Bumalik kami sa mas murang apartment para makabawa sa gastos. Hindi na kasi ganong kalaki ang kinikita ni Gian kaya kailangan naming maghigpit ng sinturon. Back to zero kami sa pag-iipon ng pera. Hindi na nga lang kagaya noon na malaki ang naitatabi namin. Medyo naging mainit na rin ang ulo ni Gian sa tuwing kinakapos kami, lalo na sa pambili ng diaper at gatas ng aming mga anak. Hanggang sa dumating na nga ang pandemic at nagkaroon ng mahigpit na lockdown, mas lalo kaming nalugmok sa mga unang buwan ng pandemic. Nawala ng trabaho si Gian dahil nagtanggalan ng empleyado sa kumpanyang pinapasukan niya. May ipon kami pero alam kong hindi yon sasapat kung walang perang pumapasok sa amin. Nang mauso ang online sabong ay nainganyo si Gian na maglaro noon. Pinipigilan ko siya noong una dahil para sa akin ay mas okay na ilaan namin ang pera sa pangangailangan ng aming pamilya. Pero matigas ang ulo ni Gian. Ayaw niyang magpaawat. Katwira niya ay baka raw ang online sabong ang mag-aalis sa amin sa kahirapan lalo na at wala siyang trabaho. Ang tanging pinagkukuna namin ng pera noon ay ang pagbebenta ko ng graham cake at mga ulam. Isang araw ay nagtaka ako nang abutan ako ni Gian ng malaking halaga ng pera. Oh, saan galing to? Nangutang ka ba kay Kramer? Tanong ko. Eto naman, porkit may inabot akong pera, utang ka agad. Panalo ko yan sa online sabong, o hindi ba? Sabi ko sa iyo, magkakapera tayo dun eh. Hindi puro talo kasi mas marami pa rin ang panalo. May pagyayabang na sabi pa ni Gian sa akin. Seryoso ka ba? Ang dami naman ito. Hindi makapaniwalang bulalas ko. Natuwa ako sa nangyari na yon, Papa Dudut. Simula noon ay sinuportahan ko na si Gian at talagang malaki ang naitulong noon sa pang-araw-araw na panggastos namin. Pero dumating ang pagkakataon na inalat na siya sa pag-online sabong. Naging sunod-sunod ang pagkatalo niya na parang binawian siya ng maraming pagkatalo sa mga naging panalo niya noon. Hindi pa rin po ako nawala ng paniniwala na makakabawi si Gian. Kaya naman ibinigay ko kahit ang puhunan ko sa aking pagbebenta ng mga pagkain. Halos mabaliw ako nang sabihin ni Gian na natalo ulit siya. Kahit piso ay wala na kami ng oras na yon. Sa mga dumating na ayuda na lamang kami umaasa. Hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng pambayad ng renta at bills. Naisip ko na bumalik sa probinsya pero kahit pamasahe ay wala naman kami, Papa Dudut. Naging madalas ang pagkatalo namin ni Gian sa maliit na bagay. Tuwing nag-aaway kami ay palagi ko siyang sinisisi kung bakit naubos ang perang meron kami. Kung hindi dahil sa pagkalulong niya sa online sabong ay hindi kami aabot sa ganong sitwasyon. Hanggang sa naisipan ni Gian na umutang kay Kramer. Eto na lang kasi ang taong naisip niya na pwede niyang malapitan. Tutol sana ako sa bagay na yon dahil hindi ko pa rin nakakalimutan ang pambabastos ni Kramer pero wala na kaming choice, Papa Dudut. Hindi nahirapan si Gia na manghiram kay Kramer. Isang tawag lang niya ay sinabi na nito na magpapadala ka agad siya. Nang matanggap namin ang pera ay agad kami nag-grocery at binayaran ang mga dapat naming bayaran. Bukod doon ay kumuha rin si Gian ng pang-online sabong niya. Pinigilan ko siya at ang sabi ko ay huwag na siyang maglaro noon. At matuto na siya sa nangyari sa amin pero ayaw niyang magpapigil.
Nang mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod na ang pagbigay ni Gia ng pera sa akin. Mga panalo mo ba sa online sabong ang inaabot mo sa akin, Gian? Ang laki naman yata nito masyado, tanong ko sa kanya. Oo, sabi ko sa iyo eh, babawi ako eh. Ikaw lang ang walang tiwala sa akin. Huwag kang mag-alala kasi hindi na ako matatalo ngayon. Iyaman tayo dahil sa online sabong, ang turan pa ni Gian. Sana nga ay magdilang anghel ka, Gian, ang masaya kong sabi. Basta magtiwala ka lang sa akin, Eva. Hindi habang buhay ay mahirap tayo. Pinapangako ko sa iyo na yayaman tayo at makakabalik tayo sa probinsya. Pangako pa niya sa akin. Hinayaan ko na ulit si Gian sa pagkahumaling niya sa online sabong. Hindi ko na siya pinagbabawalan lalo na nang palagi siya nagbibigay ng perang panalo niya doon. Kahit papaano ay nakaraos kami araw-araw at hindi na sumasakit ang ulo ko sa kakaisip kung paano na kami sa mga susunod na araw. Hanggang sa dumating na naman ang araw na palaging talo si Gian. Naulit yung dati na muling naubos ang pera namin at ang nakakagulat pa ay nang sabihin sa akin ni Gian kung gaano na kalaki ang utang niya kay Kramer. Ayaw ko pa nga maniwala kasi wala siyang nabanggit sa akin na umuutang siya sa kaibigan niya bukod doon sa utang niya noong napagbintangan siyang nagnakaw sa kasino. Wala raw akong dapat na ipag-alala sa utang namin kay Kramer dahil hindi ito naniningil. Naiintindihan daw ni Kramer na wala pa kaming pangbayad. Ngunit ayoko maging kampante sa mga sinabi ni Gia at Papa Dudut. Ang kinakatakot ko ay lumaki ng sobrang utang namin kay Kramer at gipitin niya kami. Paano kami makakabayad kung wala kaming regular na pinagkukuna ng pera? Isa pa ay sobrang laki na ng utang namin kay Kramer. Galit na galit ako kay Gia nang malamang ko yon mula sa kanya. Sinabi ko sa kanya na tiginan na niya ang pangungutang kay Kramer at maghanap na siya ng totoong trabaho at huwag nang umasa sa online sabong. Oo, mananalo ka nga pero babawian ka naman sa mga talo. Dalawang beses nang nangyari yon kaya dapat ay matuto na kami, lalo na si Gian. Ang akala ko ay tumigil na si Gian sa pag-utang kay Kramer pero hindi pa pala. Lingid sa aking kaalaman ay patuloy siya sa pag-utang para makapaglaro ng online sabong. Nalaman ko na lamang yon nang minsan ay naisipang kontignan ng phone ni Gian. Nakita ko ang conversation nila ni Kramer sa Messenger. At para akong hihimatayin nang malaman ko kung gaano kalaki ang mga perang inutang ng boyfriend ko. Halos abuti na ng 1,000,000 kung pagsasamahin ang lahat. Halos umabot na nga sa impyerno ang galit ko kay Gian at hindi na ako nakapagpigil na sigawan at murahin siya. Sinabi ko sa kanya na hindi siya nag-iisip kung ginamit na lang sana namin yung perang inutang niya sa pagtatayo ng business ay matutuwa pa ako. Pero hindi yon naisip ni Gian at nilaan niya ang pera sa online sabong at ngayon ay wala na ang lahat ng perang yon, Papa Dudut. Nawala na ng dahil lamang sa 1 sugal. Iginit ni Gia na hindi ko dapat problemahin si Kramer dahil mabait ito at hindi naniningil. Iba pa rin ang pakaramdam ko, Papa Dudut. May hinala ako na sinadya ni Kramer na ibaon sa utang si Gia at sinabi ko yon kay Gia pero tinawanan lamang niya ako. Ang sabi niya ay hindi ganon ang kaibigan niya at hindi raw siya nito gigipitin. Nagbanta ko kay Gia na kapag nangutang pa ulit siya kay Kramer ay iiwanan namin siya ng mga anak namin. Makikipaghiwalay ako sa kanya, total ay hindi kami kasal. Nangako ulit siya na hindi na uutang at maghahanap na ng trabaho. Ginawa niya ang pangako niya, naghanap siya ng trabaho at natanggap sa 1 paggawaan ng damit. Hanggang sa napansin ko na palaging wala sa sarili si Gian. Umuwi siya mula sa trabaho at nakatulala at hindi makausap ng maayos. Parang may gusto siyang sabihin sa akin pero nagdadalawang isip siya. Nung una ay iniisip kong baka pagod lamang siya palagi sa trabaho. Binigyan ko siya ng 1 buwan ngunit ganon pa rin siya, Papa Dudut. Hindi na ako nakatiis na tanungin siya kung meron ba siyang problema kasi ako na ang nababahala sa mga kinikilos niya. Wala akong problema. Eva, pagod lang ako sa trabaho ko. Iba pala kasi ang bigat ng trabaho kapag pabrika, sagot pa ni Gian. Hindi ako naniniwalang sa trabaho yan.
isang buwang ka ng ganyan. Akala mo ba ay hindi ko napapansin? Magsabi ka nga sa akin ang totoo kung ano ang totoong dahilan kung bakit ka palaging wala sa sarili. Seryosong turan ko. Sige, sasabihin ko na pero ipangako mo na hindi ka magagalit sa akin ha. Si Kramer kasi sinisingil na niya ako dun sa utang ko sa kanya. Ang pagtatapat ni Gian. Sinasabi ko na sa iyo Gian eh. Saan tayo kukuha ng pambayad sa utang na yon? Galit na sambit ko. Hindi ko rin alam eh. Parang ginigipit na nga niya ako. Ang sabi niya kapag hindi ako nakapagbayad kagad ay kalimutan na niya ang pagiging magkaibigan namin at ididimanda niya ako. Ewan ko kung may ganun bang kaso sa hindi nakakabayad ng utang pero natatakot pa rin ako. Eva, tulungan mo naman ako. Halos naiiyak na wika ni Gian. Kahit ako ay hindi alam kung pwede bang makasuhan si Gian ni Kramer. Pero natakot pa rin ako para sa aking boyfriend. Maraming pera si Kramer at lahat ay pwede nitong gawing posible. Ang sabi ni Gian na hindi siya makapaniwala na bigla siyang sisingilin ni Kramer. Dahil ang sabi nito ay umutang lang siya basta kailangan. Doon ko nga na-realize na mukhang totoo ang hinala ko na pinapalaki ni Kramer ang utang ni Gian bago ito singilin. Nang sa gayon ay mahirapan kami sa pagbabayad. Ang hindi ko lang alam ay kung ano ang dahilan niya para gawin yon, Papa Dudut. Isang araw ay umuwi si Gian mula sa trabaho na kasama si Kramer. Nagulat ako kasi nakala kong hinding-hindi na siya magpapakita sa akin. Noon lang ulit kami nagkita after niya akong bastusin. Bumalik ang galit at inis na nararamdaman ko noon kay Kramer. Gusto ko siyang sampalin at murahin pero pinigilan ko ang aking sarili. Baka mas lalo niya kaming gipitin kapag naging marahas o bayolente ako sa kanya. Pasimple kong tinanong si Gian kung ano ang ginagawa ni Kramer sa apartment namin. Aniya, nag-aya raw na mag-inuman. Hindi naman daw siya sinisingil. Umayag si Gian at baka madala niya sa mabuting usapan ang pagbabayad niya ng kanyang mga utang. Ako ang nagluto ng pulutan nilang dalawa. Nasa labas sila ng apartment namin habang kami ng dalawa kong anak ay nanonood naman ng TV. Dinig ko ang pag-uusap nila tungkol sa utang. Ang sabi ni Kramer ay dapat maging responsable si Gian sa perang hiniram nito. Mabuti raw sana kung hiningi nito ang pera. May kaiba raw ang hingi at utang. Hindi raw sa nanggigipit siya pero dapat ay alam ni Gian kung paano ang magbayad. Kaya kahit magkaibigan sila ay idedemanda pa rin niya ang boyfriend ko kapag hindi ito nagbayad. Natakot ako sa mga sinabi ni Kramer, Papa Dudut. Kahit mahinahon ang tono ng boses niya ay para pa rin siyang nagbabanta. Hindi yon pananakot kundi parang sinasabi niya. Natototohanin niya talaga ang mga salitang kanyang binitawan. Natakot ako sa maaaring mangyari sa amin ni Gian kapag hindi kami nakabayad ng utang. Paano na ang dalawang anak namin? Ang unang pumasok sa utak ko ay ang kausapin si Kramer at baka makinig siya sa akin na huwag na niya kaming gipitin ng sobra. Baka mapapayag ko siya na kahit paunti-unti ay makapagbayad kami para hindi kami gaanong mahirapan. Napagod na kasi akong sisihin si Gian kung bakit lumaki ang utang nito, Papa Dudut. Hindi naman kasi mababawasan ang utang namin kung bubungangaan ko siya palagi. Ang dasal ko na lamang ay natutunan na talaga ni Gian ang aral niya. Bagaman at may kasalanan din ako kung bakit naging addict sa online sabong si Gian dahil kinonsente ko siya. Noong palagi siyang nananalo ay aminado ako sa pagkakamali ko na yon. Madaling araw nang matapos ang inuman nina Gian at Kramer. Nakatulog na sa mismong lamesa si Gian kaya inakay na siya ni Kramer papunta sa loob ng bahay hanggang sa maihiga siya sa aming kama. Ani ni Kramer ay mas maraming nainom ang boyfriend ko. Kaya tulog na ito at kahit sampalin ay hindi na magigising. Sa sinabi niyang yon, Papa Dudut, ay nakahiwatig ako. Nasinadya niyang lasingin si Gian hanggang sa makatulog para magkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. Napakalaki ng utang ni Gian sa akin, Eva. Sa tingin mo ba ay mababayaran niya ako ng buo?
Tanong ni Kramer habang nasa labas kami ng apartment. Kaya nga inaya kitang mag-usap tayong dalawa. Gusto ko sana makiusap sa iyo na masabaan mo ang palugit. Huwag sanang umabot sa demandahan. Isipin mo ang pagkakaibigan ninyong dalawa, ang sabi ko. Ang utang ay utang. Kung bigay yun ay hindi ko siya sisingilin kahit pa 1,000,000 yun. Hindi porket mayaman ako ay palalampasin ko ng utang ni Gian sa akin dahil kaibigan ko siya. Hindi ako charity, Eva. Tugon naman ni Kramer. Tumingin sa akin si Kramer, Papa Dudut. Alam kong may kasamang pagnanasa ang paghagod ng mata niya sa akin. Nailang na ako kaya nagpaalam na ako sa kanya na papasok na sa loob. Pinauwi ko na rin siya kahit lasing siya at magmamaneho pa. Alam ko naman na nakakauwi pa rin siya kahit lasing dahil nagagawa niya yon kahit noon pa. Pero biglang nagsalita si Kramer. Open pa rin ang offer ko sa iyo dati ha, pero iba na ang magiging kapalit, Eva. Ang sabi ni Kramer. Anong ibig mong sabihin? Ang naguguluhan kong tanong. Puntahan mo ko sa bahay anytime. Malalaman mo ang ibig kong sabihin. Sagot ni Kramer sabay alis. Naging pala isipan sa akin ang sinabi ni Kramer hanggang sa napagtanto ko ang pwedeng meaning ng sinabi niyang yon sa akin. Baka ang katawang ko ang hingin niya kabayaran sa utang ni Gian. Alam kong isang malaking sampal kay Gian kung gagawin ko yon, pero iniisip ko ang mga mangyayari kapag hindi kami nakapagbayad. Kaya inihanda ko na ang aking sarili, Papa Dudut. Kahit natatakot at kinakabahan ay pinuntahan ko si Kramer sa bahay niya. Dinala niya ako sa magara niyang kwarto at doon ay tinanong ko na kung ano ang kapalit ng hihingin niya. Hindi ako nagkamali sa aking naisip. Ang gusto ni Kramer ay makipagtalik ako sa kanya. Pero dahil sa masyadong malaki ang utang ni Gian ay hindi lang isang beses namin yung gagawin. Sa loob ng isang buwan ay dapat ko siyang paligayahin sa kama. Tuto lang puso ko sa bagay na yon. Pero sinasabi ng utak ko na yun na lamang ang paraan para makawala kami sa pagkakalubog sa utang kay Kramer. Nakakahiyaman ay pumayag ako, Papa Dudut. Sa araw din na yon ay may nangyari na sa amin ni Kramer. Iniisip ko na lamang na isang pagsasakripisyo ang ginagawa ko para kay Gian at sa mga anak namin. Pag-uwi ko sa bahay ay halos tulala ako. Nang tanungin ako ni Gian kung saan ako galing ay sinabi ko na nagpunta ako sa isang kaibigan at sinubukan kong humiram ng perang pambayad kay Kramer. Biglang umiyak si Gian sa aking harapan. Panayang sorry niya sa akin dahil kung hindi daw dahil sa kanya ay wala kami sa ganong sitwasyon. Kung gusto ko raw ay iwanan ko na siya at umuwi na kami ng mga anak namin sa probinsya. Siya na lang daw ang mag-isang haharap sa problema niya kay Kramer. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko si Gia na ganon kalungkot at parang tinakasan na siya ng pag-asa sa buhay niya. Awang-awa ako sa kanya, mas lalo pa akong naawa kasi wala siyang alam na unti-unti ko nang binabayaran ang utang niya kay Kramer. Hindi ko naman masasabi sa kanya na wala na siyang dapat na ikakatakot at ipangamba dahil sa isang buwan ay mawawala na ang pinoproblema naming utang. Araw-araw ay hindi natahimik ang utak ko. Palagi akong kinakabahan sa paghihintay ng text ni Kramer sa akin kung kailan niya ulit ako kailangan. Dahil sa magtataka si Gian kung bakit bigla na lamang akong umaalis kahit 10 oras ng gabi, ay sinabi ko na nag-apply ako bilang on-call masahista sa isang spa. Wala kasi talaga akong balak na sabihin sa kanya kung paano ko binabayaran ang utang namin kay Kramer. Nakiusap din ako kay Kramer na sana'y huwag na niyang sabihin kay Gian ang ginagawa naming dalawa. At nag-request din ako na kapag natapos na ng isang buwan, ay magkaroon kami ng isang kasulatan na wala na kaming utang sa kanya. Pumayag naman siya sa lahat ng request ko. Lumiit ng sobra ang tingin ko sa aking sarili at pikit mata kong ibinigay ng paulit-ulit ang aking katawan kay Kramer. Lahat ng kababuyan na gusto niya ay sinusunod ko kahit labag sa aking kalooban. Hindi ko na lamang inalis sa aking isip na lahat ng yon ay magbubunga ng maganda at matatapos din ang lahat. Nagpapasalamat na lamang ako na hindi nakakahalata si Gian dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya.
sa sandaling malaman niya na may nangyayari sa amin ang itinuturing niya ang kaibigan. Magagalit ba siya o tatanggapin na lamang niya ang nangyari dahil wala rin siyang pagpipilian? Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ko, Papa Dudut. Ang pagtatapos ng isang buwan na kasunduan namin ni Kramer. Sa huling pagkakataon ay may nangyari sa amin at sinulit na niya ang huling beses na yon. Lahat na yata ng pwedeng gawin sa kama ay pinagawa na niya sa akin. Ngunit pagkatapos noon ay gumaan na kahit papaano ang dibdib ko dahil tapos na ang lahat. Ipinabasa pa sa akin ni Kramer ang isang kasulatan na nagsasabi na bayad na si Gian sa utang nito at aniya ay ipapanotaryo yon upang talagang magkaroon ng bisa ang kasulatan. Binigyan pa niya ako ng kopya. Pagkatapos niyang pirmahan ay napansin ko na nakangisi siya na parang nakakaloko. Tinanong ko kung bakit at doon niya isiniwalat na si Gian ang may ideya na gamitin ako bilang pambayad utang. Minsan daw kasi, Papa Dudut, na nagiinuman sila ay nasabi ni Kramer sa boyfriend ko na nagagandahan siya sa akin. Kaya nang magipit na si Gian sa utang ay sinabi nito kay Kramer na kung gusto nito ay ako ang ipambabayad niya sa utang. Basta si Kramer na lang daw ang mag-offer sa akin para hindi maging masama ang tingin ko kay Gian. Sinabi niya raw yon sa akin para maging aware ako na hindi talaga siya ang nakaisip ng paraan para makabayad si Gian sa utang nito o sa kanya. Wala akong nakitang dahilan para magsunungaling si Kramer sa akin. Kaya naman naniwala ako sa mga sinabi niya. Tulala ako nang makauwi sa bahay. Isinampal ko pa kay Gian ang kasulatan na wala na siyang utang kay Kramer. Sinabi ko sa kanya na alam ko na ang lahat at sana ay masaya na siya ngayong wala na siyang utang dahil ginawa niyang pambayad ang katawan ko. Buti sana kung katawan lang, Papa Dudut, pero pati tingin ko sa aking sarili ay nag-iba na. Pakaramdam ko ay napakababang uri ko ng babae dahil ginamit ko ang katawan ko para sa pagbabayad ng utang. Umiyak at humingi siya ng tawad sa akin. Pero pakaramdam ko ay hindi ko siya kayang patawarin sa ginawa niyang yon, Papa Dudut. Masakit man sa akin ay sinabi ko sa kanya na mas mabuti pa na huwag muna kaming magkita dahil naaalala ko lamang, Papa Dudut, ang mga ginawa niya sa akin. Nakasabwat pa niya si Kramer. Wala nang nagawa si Gian nang umuwi ako sa probinsya kasama ang dalawang anak namin. Sinabi ko sa aking mga magulang na nagkaroon kami ng pag-aaway ni Kramer at hindi ko kayang sabihin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit ako biglang umuwi sa amin. Nagpasalamat na rin ako kasi hindi kami kasal. Para kung desidido na talaga akong hiwalayan siya ay hindi ako mahihirapan. Magpahanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ako bumabalik sa Maynila para makipag-ayos kay Gian. Gusto niya na bisitahin ang mga anak namin pero sabi ko ay saka na lamang kapag kaya ko nang makita ang pagmumukha niya. Pilit kasing magkikita kami kapag umuwi siya rito sa probinsya namin. Pero hindi ko pa talaga kayang tanggapin na ginawa akong pambayad sa utang ng lalaking inakala ko na poprotektahan ako. Lubos na gumagalang Eva. Hindi natin masisisi si Eva sa desisyon na lumayo pansamantala sa lalaking mahal niya. Sadyang hindi rin tama na gawin nating parang isang bagay ang isang tao para gamitin na pambayad sa utang. Sa nangyari kasi ay hindi lamang ang katawan ng tao ang nasira kundi ang respeto at pagtingin niya sa kanyang sarili. Yan ang talagang mahirap na maibalik pa. Mas makakabuti na hayaan muna ni Eva na maghilom ang sugat sa kanyang puso at pagkatao bago siya magbitaw ng desisyon at ipagdasal natin na sana ay ang tamang desisyon ang kanyang gawin. Pero kung hindi na talaga niya kayang patawarin ang nagawa ng kanyang kasintahan ay mas maganda na tuloy na silang maghiwalay kesa magsasama ulit sila ngunit patuloy lamang na masasaktan si Eva dahil palagi niyang maaalala ang ginawa nito sa kanya. May mga pagkakataon talaga na hindi maiwasan ng ilan sa atin ang umutang o humiram ng pera. Para sa mga umuutang, maging responsable kayo
sa pagbabayad ng inyong perang nahiram. At iwasan din natin ang pangungutang ng pera kung ito ay gagamitin lamang sa luho, pagsusugal o sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Nakapag-subscribe ka na ba? Kung hindi pa, huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.